Hello sa inyo mga kapatid. I-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng culture media gamit po ang ating mga sangkap. Pangunahing sangkap po ay ang gulaman bar. Ito po ay may timbang pong 20 grams. Dalawang kutsarang asukal, white or brown pwede rin po. Bote. Aluminum foil, tissue, goma, and hugas bigas po na 1 litrong tubig. Tara po, isalang na po natin. Okay, ready na po ang ating hugas bigas, kumukulo na po siya. Ngayon po ang gagawin po natin, ilalagay na po natin yung ating white gulaman bar na pinira-piraso po natin. Ito na po siya. Okay, po. Haluin lang po natin hanggang sa malusaw po ang ating gulaman. Kaya po ako gumamit ng hugas bigas kasi wala po tayong glutinous na available. Okay po, medyo lusaw na po yung ating gulaman. Ilalagay na rin po natin yung 2 kutsarang asukal. Po, nailagay na po natin. Haluin lang po natin hanggang sa malusaw po yung gulaman. Diretso lang po sa paghalo. Kung mapapansin nyo po, meron pa po siyang mga peraso ng gulaman, so hindi pa po siya pwede. Kailangan pulusaw po talaga siya. Okay po. Okay na po siya. Luto na po siya. Pwede na po natin patayin. At isalin na po natin sa ating pichel para hindi po tayo mahirapan sa paglalagay po ng sa bote. Ating lutong gulaman, ilalagay na po natin sa ating pichel. Okay, ready na po tayo sa paglalagay po sa ating bote. So, gamit po tayo ng improvised po na imbudo. Ilalagay na po natin ang ating malutong gulaman. Konti lang po. Ingatan po natin sumabit po yung labi ng bote sa imbudo.
Pan na po natin yung ating culture media gamit po ang tissue paper. Kailangan po mahigpit po siya. Kung wala po tayong bulak, pwede po tayong gumamit nito. Tissue. Kailangan po maigpit po siya. Then tatakpan din po natin ng aluminum foil. Sasaraduhan po natin ng rubber band. Ready na po siya for pasteurize. Okay, po, ready na po ang ating culture media. Ngayon po, preparing na po tayo sa pagpapasteurize natin. Kailangan po naman po natin sa pagpapasteurize is kalderong malaki po. Tara po, salam po natin. Tapos mo muna. Okay po, ito na po yung ating ready na para po sa pasteurizing. May tubig na rin po yan. Yan, salang po natin sa malaking kaldero. Okay. Ready na po siya sa pasteurizing. Antayin na lang po natin yung 2 to 3 hours bago po siya maluto. Yan. Kung mapapansin nyo po, malaki pong kaldero yung ating pinagsalangan. Ayan po. Okay po, paglipas po ng 2 hanggang 3 oras, okay na po yung ating pagpapasteurize. Papatayin na po natin, hahanguin na po natin, at atin pong palalamigan ang ating pong ginawang culture media. Yan po, ready na po tayo sa pagpapalamig. Mainit pa po siya, kaya ingat lang po ng konti sa pagkuha. Kailangan po itatagilid po natin yung bote. Ingatan po nating sumayad na yung gulaman isumayad po sa labi ng bote. Papalamig na po tayo. Ayan. Halos konti lang po yung laman ng ating bote na nilagay nating gulaman. Oops, gumulong na siya. Hmm.
na-sterilize na po itong mabuti. Kaya sure po na wala na po siyang bakterya. Patay na po yung mga germs. Yan na po. Ready na po siya sa ano, pagpapalamig. Palamigin po. Antayin po natin siyang lumamig hanggang po sa pwede na po nating tamnan ng sa pagkukulture po. Yan. Okay po, see you tomorrow po. Hanggang dito na lang po muna dahil okay na po ang ating ginawang culture media. Antayin na lang po natin na lumamig po siya. Yung video na to is itutuloy po natin bukas ng umaga. Para naman po sa tissue culturing. Okay po. And salamat po sa inyong pagpapanood. Thank you.